May sakit si Pangulong Aquino at pinayuhan na siya ng doktor na magpahinga. Sa kabila nito, dumalo pa rin siya sa ikatlong pangangampanya ng Team Pinoy sa lalawigan ng Quezon. Sa Albay naman ang ampanya ang una o United Nationalist Alliance. Si Vice President Jejo Marbinay dinipensahan ang pagbaba ng kanyang satisfaction rating base sa pinakahuling survey ng Social Weather Station. Live mula sa Albay, may report si Ruth Cabal. Ruth? Dalawang linggo bago mag-eleksyon, puspusan na ang pag-iikot ng mga kandidato para manuyo ng mga botante. Ang Team Pinoy humahataw na sa kampanya. Ang mga botante sa probinsya ng Quezon ang sinuyo nila. Ngayong araw sa ikatlong pagkakataon dumating ang mga kandidatong sina Jambi Madrigal, Risa Ontiveros, Coco Pimentel, June Magsaysay at Sunny Angara. Naroon din ang anak ni Senator Loren Legarda na si Leanne Leviste at may bahay ni Bam Aquino na si Timmy Aquino. Pinakilala rin sa kampanya ang mga pambato ng partido sa local positions. Tinao naman ng isang grupo ng magsasaka ang magkilos protesta. Nakasilip daw sila ng pagkakataon dahil dumating din sa kampanya si Pangulong Noynoy Aquino. Halata namang masama ang pakiramdam ng Pangulo nang humarap sa kampanya. Ilang beses siyang napahinto sa pagsasalita para umubo. Pinayuhan na raw siya ni DOH Secretary Enrique Ona na magpahinga. Pero biro ng Pangulo. Tulad po, nasabihin ako ng Secretary Ona, makapwede magpahinga rin mo natin. Sabi ko, sige, mga after election sa mga May 16. Ang United Nationalist Alliance naman, inuna ang pangangampanya sa Tabaco City, Albay kahapon. Ang magkapatid na si Senatorial Candidate J.V. Ejercito at Senator Jingoy Estrada tila tinapos na ang kontrobersya tungkol sa di umano'y tampuhan nila. Nagbiruan at nagkayayaan pang sumayaw sa stage ang dalawa. Kasama rin sa kampanya ang iba pang kandidato ng una na sina Nancy Binay, Tingting Kowangko, Jack Enrile, Gringo Honasan at Mitos Magsaysay. Kasama nilang nag-ikot si Vice President Jejo Mar Binay. Ngayong araw nakipagpulong naman si Vice President Binay sa mga lokal na kandidato ng una sa Bulan, Sorsogon. Ayaw raw muna niyang intindihin ang resulta ng bagong SWS survey na nagpapakitang bumaba ang kanyang satisfaction rating. Kumpiyansa naman daw siyang hindi ito makakaapekto sa mga kandidato ng una. Eh kasi yung sa SWS, tumaas naman ako yun. I'm sorry, sa Pulse. Yung sa SWS, maksang ako. Okay na yun. Basta nandun pa rin kami na acceptable ang performance and trust. Mula rito sa Albay, Ruth Cabal, GMA News.